Mga biyaherong pabalik sa iba't ibang probinsya, unti-unti nang dumadagsa sa mga terminal at pantalan sa bansa. Para sa pinakahuling sitwasyon sa Batangas Port, makakasama natin live si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Paul, kumusta dyan? Cecil, sa forecast nga ng PPA Mindoro, ngayong araw, November 3, posibleng pumalo sa mahigit 8,000 yung outgoing passengers mula sa Mindoro patungo rito sa Batangas Pier. Bilang na lang ang mga pumapasok na pasahero sa loob ng Batangas Port, nakaabang naman ang mga bus na sasambot sa mga pasahero na patungong Maynila. Ang 30 bus unit na bumibiyahe kapag ordinaryong araw, nagtitriple pa raw ang bilang kapag peak season. Sa Port of Calapan sa Oriental Mindoro, nagsimula nang dumagsa ang mga pabalik sa Maynila ng mga biyaherong nagbakasyon. Sa taya ng PPA Port Management Office ng Mindoro, 6,000 pasahero ang dumaan doon kahapon na inaasahang lolobo pa bukas, araw ng Sabado hanggang sa Linggo. Pansamantala namang sinuspinde simula kahapon ang booking system sa mga Ro-Ro cargo vehicle at ginawang first come first serve na. Nasa 150 biyahe o 7,500 ng mga biyahero, bawat araw na rin ang inaasahan ng pamunuan ng Bicol Central Station sa Naga City mula kahapon, November 2 hanggang sa Martes. Habang ang biyahe naman ang bus company sa naturang terminal na patungong Metro Manila, fully booked na rin hanggang sa November 6. Sa Cebu City, regular na ang mga biyahe sa pantalan. Sa datos ng Cebu Ports Authority, umabot sa 15,000 na pasahero ang dumaan sa port pauwi sa kani-kanilang probinsya noong November 1. Payo ng mga shipping companies na bumili ng tiket ng mas maaga para hindi maantala ang kanilang biyahe dahil paubos na ang mga ito. Sa Zamboanga Integrated Bus Terminal naman sa Zamboanga City, unti-unti na rin dumadagsa ang mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Ayon sa pamunuan ng terminal, mas kakaunti ang mga pasahero ngayon kung ikukumpara noong bago ang araw ng eleksyon. Sapat naman daw ang bus units na babiyahe na nasa mahigit 100. Mahigpit pa rin ang ipinatutupad na seguridad lalo na sa pag-inspeksyon sa mga bagahe ng mga pasahero. Cecil, kakaunti lamang yung mga pasahero pumapasok dito sa passenger terminal sa Batangas Port. Pero wala namang patid yung pagdating naman ng mga pasaherong nagsipagbakasyon sa iba't ibang probinsya sa bus terminal para nga bumalik naman sa Metro Manila. At yan muna ang latest mula rito sa Batangas City. Cecil. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.